the Financial and Sustainability Reporting Standards Council. Okay? So, dati ano lang yan eh. FRSC. So, ngayon meron ng S. So, ito na yung in na term yan eh. Yung sustainability. Okay? So, the Financial and Sustainability Reporting Standards Council or FSRSC. Okay? Number 4. The FSRSC was created by the PRC, by the Commission, to assist the BOA in carrying out its power and function to. Okay? So, by the way, ha, lagyan natin ng note. Okay? So, formerly, wala itong S eh. So, ano lang? FRSC lang. So, Financial Reporting Standards Council lang. Okay? So, recently lang na-add yung S. Okay? And that is in relation to PR BOA Resolution Number 44, Series of 2022. So, ito yung binabanggit ko earlier in the introduction in relation dun sa applicable laws and standards and regulations. Okay? So, pag merong bagong resolution at yun ay effective na at the time of examination, kasama na. Okay? So, since na-release ito, malapit na yung board exam, malapit na yung October 2022 examination. Okay? Tapos, effective na at the time of examination, kasama na. Okay? So, kaya yung mga bagay-bagay na ina-update natin during the kamustahan session. And also, yung ating exclusive FB group doon natin, ina-announce yung mga ganyang changes or resolutions, yan, announcements. Okay, so yung FSRSC na ngayon, kung tawagin, kinreate yan ng PRC to assist BOA in carrying out its power and function to, letter A, promulgate accounting standards in the Philippines. So take note, ang may function dyan, yung letter A, function ng BOA yan. So para matulungan ng BOA in that function, yun, kaya kinreate yung council na yan. Okay, kaya lahat ng pronouncements ng council na yan, syempre kailangan aprubahan ng BOA PRC. So incidentally, yung BCD functions din yan ng BOA. And to help BOA in those functions, may mga kinreate din na councils. And what are those? Yung letter B, yan yung AASC naman. So to help BOA in the promulgation of account or auditing standards naman, kinreate yung Auditing and Assurance Standards Council or the AASC. Itong letter C, supposed to be dapat i-create yan. Okay, to ensure that all higher educational instruction and offering of accountancy comply with the policies, standards, and requirements of the course prescribed by CHED. Okay, so dun sa IRR of RA 9298, supposed to be pinapa-create niya ito. Ito yung ETC or Education Technical Council. Pero currently, hindi pa ito nakikreate eh, yung council na yan. Kaya yung supposed to be tutulong sa BOA for that function, yung mismong BOA currently ang gumagawa niyan. Okay, so including yung pag-visit sa mga schools, so lalo yung mga low performing, yung mga low passing, low percentage yung passing, yung mga zero. Okay, another low passing percentage sa board exam. So, binibisita. Okay? So, kasi wala pa yung ETC. So, kaya yung BOA muna ang gumagawa niyan. And then, yung to implement the CPE program, kinreate yung Continuing Professional Education Council na ngayon ay tinatawag na CPD Council. So, hindi na CPE, CPD na. Okay? And of course, later on, pag pumasa kayo, okay, CPA na kayo, yan. Yan naman ang susunod nating pagkakaabalahan. Okay? Pag-earn ng CPD credits. Yan. CPD units. Okay? So again, ha, yung ABC na yan, lahat yan ay functions ng BOA. At para nga matulungan ng BOA in those functions, kinreate ang FRSC, na ngayon ay tinatawag na FSRSC, AASC, ETC na hindi pa nakikreate actually, and then yung letter D, CPDC. Okay, so now called CPDC. Okay, next, number 5. Which statement is incorrect
regarding FSRSC? Okay, A is a correct statement. It is the successor of the former ASC or the Accounting Standards Council, which was created in November 1981 by the PICPA. Okay, so actually, kung titignan mo yung difference, yung ASC before, creation lang siya ng PICPA. So ngayon, yung FRSC, na ngayon ay tinatawag na FSRSC, kinreate yan under the IRR of RA 9298. Okay? So pero ang nangyari during the transition, yung mga existing members ng ASC, yun din ang naging transition members ng FRSC. And since ang ASC nga ay created ng PICPA, ang FRSC, okay, ang ASC nag-o-office doon sa PICPA. And currently, yung FRSC yun, nandun din sa PICPA National Office. Okay, nakiki-opisina doon. Okay, tama din itong letter B. Yung chairman and members of the council, appointed yan by the PRC upon recommendation of BOA in coordination with APO. Okay? So, hindi kailangan President of the Philippines ang mag-appoint. Ang ina-appoint ng President, yung members ng BOA. Pero yung members ng FSRSC, dahil kinreate lang naman yan ng PRC, PRC lang ang nag-appoint yan. So, bali yung PICPA magno-nominate, yung BOA magre-recommend, tapos yung PRC ang mag-appoint. Okay? So, C is a correct statement. Take note of this, ha? Dati 15 lang yung members. So, nadagdagan siya ng isa. Ngayon, 16 members na. Okay? So, under the IRR, ha, of RA 9298, ano lang yan, 15. So, kaya ang laking impact actually ng mga resolutions na nirelease. Okay? So, actually, nangyari doon, nung last batch, nag-discuss na to, tapos na mag-discuss, tapos biglang nirelease yung resolution. So, kaya kailangan mong i-update. Okay? So again, ha, before 15 lang ito, ngayon ano na 16. Kasama na kasi yung insurance commission yan sa membership. Okay, ang incorrect delta has the authority to establish the accounting framework to be used by companies under its jurisdiction. Ano ba yung accounting framework na sinasabi diyan? Ito yung full PFRS, PFRS for SMEs, PFRS for small entities. Sino nagpe-prescribe nun? Okay? So, ang sagot, that is SEC, not the FSRSC. Okay? So, yung SEC, nagpe-prescribe kung anong mga entities ang gagamit ng bawat framework na yun. Okay? So, number five, delta. In relation to the chairman, okay, of the FSRSC, so ang requirement, senior practitioner. Pwedeng existing, presently, or pwedeng previously. Senior practitioner in what sector? Okay, ang sagot, delta, any. Scope of accounting practice. Again, there are four sectors, public practice, commerce and industry, academe, government. So kahit saan sector, pwede manggaling. Okay, kaya lang, traditionally, ha, although hindi naman required, traditionally, galing sa public practice ang nagiging chairman. And currently, the chairman is Mr. Wilson Tan, the chairman and managing partner of SGB and Company. So, from public practice, okay, usually yung chairman. Actually, yung former chairman is also from SGB. Actually, okay, talagang taga SG simula nung maging ASC yan hanggang ngayong FSRSC na, so from SGB yung chairman. So yung first chairman ng ASC is Carlos Alindada, so also from SGB, and currently nga yung chairman is from SGB. Okay, so again, number 6 delta. Now look at the composition. Take note, in-emphasize ko sa lecture notes. You can refer to the lecture notes. So by the way, ha, nilagay ko din sa ating material yung mga okay, link ng mga okay, kung saan mo pwede makuha yung mga additional information. Ha?
So per BOA resolution number 29 series of 2022. So ito nga yung kinukuwento ko. Okay? Na-release ito June eh. Eh, na-discuss na namin ito nung last batch tapos biglang ni-release to. So kailangan may update kasi effective na siya. Ang laking bagay nito, naapektuhan niya yung membership. So originally 15 lang eh. Ngayon ilan na? 16. Sinong nadagdag? This one, yung insurance commission. So insurance commission is not originally included. Kaya lagyan mo ng note ha. Yung insurance commission added only yan ha in relation to BOA resolution number 29. Series of 2022. So kaya from originally 15, ngayon ilan na? 16. Yan ha? So baka may mga makita kang mga old questions. So nakalagay doon 15. Tama yun dati. Ngayon hindi na. Mali na yun. 16 na. Okay? So 16 na ang members. Okay? So okay, check natin yung composition. So yung chairman, as noted earlier, currently nga from SGB. So, yung mga government agencies, of course, yung may kinalaman sa accounting, BOA, SEC, BSP. Actually, itong tatlo na ito, okay, original members ito ng ano eh, ASC. Yan, yung tatlo na yan. Okay, so nung ASC pa lang, nandyan na sila. Pero nung maging FRSC, sinama yung COA and BIR. So, wala ito before eh, nung ASC pa. Tapos ngayon nga, through BOA Resolution Number 29, Series of 2022, isinama na rin ang Insurance Commission. Okay, considering nga, no, yung mga, lalo na yung bagong standard ngayon, yung sa insurance. Okay, a major organization composed of preparers and users of FS. Currently, yan yung Phoenix. Okay, so yung Financial Executives, okay, of the Philippines. Tapos the rest, okay, from the four representatives ng PICPA. Currently kasi ang APO ay PICPA. Okay? So equally represented yung four sectors. So 8 from PICPA. Okay, tapos yung 8 na yon, okay, equally represented ang four sectors. Okay. So based on that, number 7. Which of the following is not represented in FSRSC? So ang hindi kasama diyan, Delta, Bureau of Customs. So yung BIR kasali pero hindi yung Bureau of Customs. Okay, number 8. Which of the following is represented in FSRSC? So as noted earlier, although hindi specifically named, so, yung major organization composed of preparers and users of FS, currently, ito yun. Okay? Yung Phoenix. Financial Executives Institute of the Philippines. Okay. So, again, yan yung composition of our accounting standard-setting body. Yan. FSRSC. Formerly known as, okay, FRSC. So isinama na, okay, yung S nga, yung sustainability. Okay, so hindi lang siya financial. So pati na rin yung sustainability. Yan. Reporting.